7:07 ngayong gabi nang dumating ang chartered flight ng Philippine Airlines PR-8888 sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sakay nito ang mga Pinoy Olympian na lumaban at nagtaguyod ng watawat ng Pilipinas sa Paris Olympics. Isa-isang lumabas sa eroplano ang mga atletang Pilipino. Pinakauli naman lumabas sina Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo at women's boxing bronze medalist na si Petesio na bitbit ang watawat ng Pilipinas. Paglapag nila sa red carpet, buong sayang sinalubong ang mga Olympian. Tanging mga miyembro ng pamilya ng mga Olympian ang pinayagang sumalubong sa kanila sa presidential hangar ng Villamor Air Base para mapanatiling pribado ang okasyon. Limang hindi na sumabay sa pag-uwi ayon sa Office of the Presidential Protocol dahil may iba pa raw silang mga kompetisyon kung saan sila dumiretso. Kasama naman ni Carlos ang girlfriend na si Chloe. Sobrang saya po. Sobrang thank you po. Grabe. Maraming salamat po sa Panginoon. Grabe. Sobrang grateful po talaga. Sobrang blessed. Wala po akong masabi. Sobrang thankful po talaga. Maraming salamat po sa mga nagdasal at sumuporta sa aming mga atletang Pilipino na naglaro sa Olympics. Di po nasayang yung pagpupuyat nila para mapanood kami at ipagdasal. Maraming salamat. Panalo namin po ito. Lahat, panalo natin ito lahat po. Nauna naman na ang dumating sa bansa sina San Katangtan ng fencing, Kyla Sanchez at Jared Hatch ng swimming, at Joanny Dalgaco ng rowing. Kasama rin ang buong delegasyon sa Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino, iba pang mga opisyal ng POC at kanila mga coaches. Binigyan ng ilang minuto ang mga Olympian na makapag-refresh sa loob bago dumiretso sa Malacanang, kung saan sila sasalubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza at First Family. Mahaba pa ang gabi ng mga Olympian dahil pagkatapos ng kanilang selebrasyon sa Malacanang ay mayroon pang victory party para sa kanila at sa kanilang pamilya sa isang hotel dito rin sa Pasay City. At sa kanilang pagbabalik bansa, hindi lang nila bit-bit ang tagumpay para sa sarili, kundi ang karangalan para sa buong sambayanang Pilipino. Mula rito sa Presidential Hangar ng Villamor Air Base para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Suot ang Team Philippines sa jacket, personal na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pinoy Olympian sa Malacanang. Kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos na may suot ding Team Philippines sa jacket at ang mga anak na sina Simon at Vinny. Dirigang saliw ng banda kawayan habang hinihintay ang mga bida ngayong gabi. Parehong red carpet welcome na salubong ito na iginagawad ng palasyo sa mga pinagpipitagang bisita. At bago mag-alas 8:30, dumating na mga atleta sa palasyo. Ang huli siyempre, ang mga Olympic medalists, sina Nesty Petesio at Ira Villegas na nag-uwi ng bronze. At huli ang double gold medalist si Carlos Yulo. Kasunod ito'y pumasok na sila sa ceremonial hall. Ang hapunan, salmon belly na sinigang sa kamyas, inihaw na US Angus beef na may mechado sauce at chocolate cake. Pero hindi muna naghapunan kundi inuna na ang inaabang awarding ceremony. Bawat atleta binigyan ng presidential citation at bawat isa may medalya man o wala, pare-pareho ng premyo. Lahat naman ng atleta natin, bigyan na natin basta nag-Olympian. Bigyan natin tigi 1 million. Ang bronze medalist sa sina Villegas at Petesio, 4 million ang nakuha. Si Yulo naman, 22 million ang tinanggap. Di na raw kasi biro ang mag-qualify sa Olympics at mapasali lang ay tagumpay na. At meron din siyempre para sa coaching staff. The coaching staff, bibigyan din natin ng kalahating million. Pero higit sa mga premyo na isang pangulo na bigyan ng mas malalim na suporta ang mga atleta para sa mga darating na kompetisyon, ay madagdagan pa ang mga Yulo, Villegas at Petesio na nag-uuwi ng mga medalya. Ang gusto kong hingi tanungin sa kanila, ano pang magagawa natin para dumami kayong mga medalists? That's what I want to talk to. Hindi lang yung mga athlete, kundi yung mga coach, mga trainer. Ano pang kulang ninyo, yung mga magulang? Saan kayo nahirapan? Yung nag-training kayo, what was the hardest part of it where we can help? Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Para
Para sa mga gustong masilayan ang mga Olympian bukas, isasakay sila sa float para sa motorcade na magsisimula alas 3 ng hapon sa Aliu Theater. Dadaan sila sa Rojas Boulevard at sandaling titigil sa tapat ng estatwa ni Jose Rizal. Simbolikong pagpapakita ito na sila ang mga makabagong bayani dahil sa galing na pinakita sa Paris Olympics. Mula Rojas Boulevard, dadaan sila sa Padre Burgos Street hanggang Finance Road, kakanan sa Taft Avenue at kakanan ulit sa President Quirino Avenue. Sadyang kakaliwa ang convoy sa Adriatico kung saan lumaki si Yulo, saka dederecho sa Rizal Sports Complex kung saan may programang bukas at libre para sa publiko. Ayon sa MMDA, walang isasarang kalye at hindi rin isususpende ang number coding. Stop and go lang naman tayo. Open lang po siya, pero kung sakali pong uulan, meron pong provision siya na may isasabit na lona. Hanggang alas 5 ng hapon ang parada. Nakapaskil sa bungad ng kalyeng ito sa Leverisa, Maynila ang iba't ibang mga larawan ng two-time gold medalist Carlos Yulo, isang taas noong pagkilala na sa lugar na ito lumaki ang Pinoy Olympian. Sa pagbabalik bansa ni Caloy, proud ang mga naging kababata at kalaro, di maitago ang pagkasabik ng mga kabarangay. Hindi ako masabi, nakuha niya na eh. Naalala pa ni Felix Escobar kung paano noon nagsimula ang premyadong gymnast. Ngulit pa yan. Nag-arelente sa Aurora. Tapos, kinuha nung lolo niya, yung lolo niya si Boy. Nag-arelente ng tambing-tambing dito. Tapos nung natututo na din nila sa playground. Din sa playground, nag-tambing-tambing din doon, may dalang pom. Hanggang sa natuto, noon, tapos dinala sa Rizal Memorial. Mga munting yapak na naisundan ng kanyang 10 taong gulang na pinsan na si Francis. Proud po ako sa kanya. Gusto ko din po maging katulad niya. Nang makarating sa Maynila si Carlos, nakatutok sa live stream ng GMA Integrated News ang kapitbahay niyang si Leng. Masayang-masaya, siyempre exciting na makita siya. Si Caloy matyaga talaga. Pero ang pinaka-excited na makita si Carlos, ang kanyang lolo na nagplantsa pa ng damit na isusuot sa inaasahang pagkikita nila ng apo. Very, very, very excited. Gusto niyo po makita sana si Carlos? Gustong gusto. Tagal lang hindi pumupunta dito eh. May 2 years na yata eh. Masaya kung pupunta siya rito. Magkaroon ng victory party. Masaya, di ba? Oh, everybody happy. Nagpaabot din ang kanilang pagbati sa pagdating ng mga Pinoy Olympia ng mga Kapuso Online. Kabilang dyan ang mga mensahe ng pasasalamat sa buong pusong pagsabak nila sa Olympics bilang kinatawan ng Pilipinas. You are all champions, sabi ng isang netizen at nagpahayag siya ng pasasalamat sa hard work at dedication ng mga atleta. Ang isa naman nagpasalamat pati sa mga coach at crew. Sabi ng isa pa, come back stronger for Los Angeles 2028 o ang susunod na Olympics. At sabi ng isa pa, proud siya sa mga atleta at sana'y madagdagan daw ang bilang ng mga sasabak naman sa Los Angeles Olympics. Sana'y mabigyan din daw ng sapat na budget ang mga atleta sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, ang inyong saksi. Muling nagpasalamat si EJ Obiana sa lahat ng sumuporta sa kanya. At sabi niya sa Instagram post, hindi iisang event gaya ng Olympics ang susukat sa kanya kundi ang kanyang buong karera. Pangako ni EJ, balik ensayo na siya. Asahan daw na makikitang iwawagayway niya ulit ang watawat na Pilipinas sa global stage. Nag-enjoy din si EJ sa pamamasyal sa Paris kasama ang kasintahang si Caroline. Taos-puso rin nagpasalamat sa mga taga-suporta ang golfer na si Bianca Pagdanganan. Kinapos man daw siya, lumaban daw siya hanggang sa huli. Mga Kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.